Guys, heto na. Nagdesisyon na ang Talk and Text Management. Nagpadala na sila ng termination of contract sa kanilang player na nanghihingi ng buwan. Isa iyan sa magagandang topic natin at pag-uusapan din natin ang Ginebra rookie na pinaniniwalaan ni Coach Tim Cone na mag-i-impact sa Ginebra ngayong Commissioner's Cup. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang videong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pag-dalaw ninyo dito sa ating channel. Ayon sa paunang report ni Homer Saison, ang kanyang paboritong player ay pinadalha na ng TNT Team Management ng termination of contract. Hindi pa kumpleto ang report ni Homer Saison, pero malinaw naman nating naiintindihan ang kahulugan ng termination of contract. Ibig sabihin, tinatapos na ng Talk and Text Team Management ang kontrata ni Mikey Williams sa kanila. Ibig sabihin, dumating na rin sa hangganan ang pagpapasensya ng TNT sa mga kapritsyo ng manok ni Homer Saison. Na ang sabi nga ng kolumnista, nakahanda naman si Mikey na gumawa ng ibang bagay kasi nga raw ay degree holder naman ito. Pero ang sabi nga natin, hindi siya makakakita ng trabaho sa Amerika, nabibigyan siya ng sweldong mas malaki kaysa sinasahod niya sa kumpanya ni Sir MVP. Kung inyong maaalala, may katawa-tawang option pa na binanggit si Homer Saison para i-hype ang kanyang manok. Pwede raw itong maglaro sa NBA dahil malapit na kaibigan daw nito ang Chicago Bulls star na si DeMar DeRozan. Ngayon na terminate na ng Talk and Text ang kontrata ni Mikey Williams, dapat na siguro niyang kontakin si DeRozan upang sabihin ditong jobless na siya. Ipasok na siya nito sa lineup ng Chicago Bulls. Seryoso, sa ating palagay ay malaking miscalculation ang ginawa ni Williams at ng kanyang mga handlers. Napayuko nila ang TNT Team Management noong nakaraan nang unang mag-demand ng contract renegotiation si Williams. Ganong estilo rin ang kanilang ginamit na taktika. Hindi babalik sa Pilipinas si Williams kahit pinapakiusapan na ito ng kanyang team na halika na please, saklulohan mo kami. Dahil ng time na iyon ay napagtatatalo na rin ang tropang giga ni Coach Chot Reyes. Hindi talaga nila mapauwi dito si Williams kaya't napilitan ng TNT Team Management na yumukod sa kapritsyo ng kanilang pilang player. Nakuha ni Williams ang gusto. Sabi nga ni Homer Saison, what Mikey wants, Mikey gets. At ganoong taktika ulit ang ginamit ni Williams. Habang ang Talk and Text ay sumusuray sa dami ng players na may injury, ay lalo namang nagpapaduday si Williams. At sigurado panay pa ang sulsol ng mga taong nakapalibot sa two-time finals MVP. Pihadong ibinubulong ng mga ito kay Buwan, este kay Williams. Ibibigay ng TNT ang demand mo, mahusay kay finals MVP ka pa na mag-champion kayo. Tapos may sakit pa sa puso si Pugoy. Hindi pa rin okay si Eram. Si Kid Montalvo naman injured pa rin. Kaya ituloy mo lang ang paduday. Susuko rin ang mga yan. Nung nakaraan nga, di ba, ibinigay lahat ang gusto mo. Nakalimutan ni Mikey Williams, hindi araw-araw ay Pasko. Nasagad na ang pasensya ng Talk and Text Management. Masyado nang humaba ang sungay ni Mikey Williams pati na mga taong nakapalibot sa kanya, kaya nagdesisyon na ang team management na i-terminate ang kanyang kontrata. At malakas ang kutob ko lang naman, ito na ang katapusan ng kwento ni Mikey Williams sa PBA. Sa asal na ipinakita ni Williams hindi lang sa TNT kundi sa buong liga, palagay ko'y hindi na ulit siya makikitang humawak ng bola sa loob ng PBA basketball court. Unless siya ngayon ang lumuhod at magmakaawang tanggapin ulit siya ng Talk and Text. Noong isang linggo kasi sa column ni Homer Saison ay sinabi niyang si Jolas daw ang dapat magmakaawa kay Mikey Williams. Baliktarin rin naman natin ngayon ang senaryo. Anyways, napakasarap pong panoorin ang PBA games kapag may mahuhusay na player na tulad ni Mikey Williams. Ngunit kapag abusado naman ang ugali, ay hindi yan dapat patagalin sa PBA. Tutal sabi naman ni Homer Saison, kaibigan daw naman ni Williams si DeMar DeRozan, baka pwede siyang matulungan. Diyan siya mag-alburuto at diyan siya manghingi ng buwan. Samantala, puspusan ng paghahanda ng Barangay Ginebra para sa pagtatanggol nila ng kanilang corona dito sa Commissioner's Cup.
at nagdaos pa nga sila ng 4-day training camp sa Inspires Esports Academy. Excited daw ang buong team na makapaglaro ulit sa PBA dahil mahigit 6 na buwan na nagbakasyon ang mga team maliban sa exhibition games sa PBA on tour. Excited din si Coach Tim Cone na magbalik PBA dahil naging busy nga siya sa Gilas. Deputy siya ni Chot Reyes sa FIBA World Cup at siya ang naging interim coach ng national team na nagwagi ng gold medal sa Asian Games. Malinaw na sinabi ni CTC na kahit hindi si Justin Brownlee ang kanilang import ngayong Commissioner's Cup ay focus pa rin ang buong team sa kanilang goal this conference, win the championship. In place of Justin Brownlee ay si Tony Bishop nga ang kanilang magiging import. Very happy ang American coach sa nakikita niyang chemistry na nabubuo ng kanyang team at sa kanilang bagong reinforcement. Hard worker daw si Tony Bishop pero ang pinakagusto raw niya rito ay para itong si Justin Brownlee na napaka-unselfish. Although hindi nga sila masasamahan ni JB this conference pero sa lineup na mayroon ng Ginebra sa kasulukuyan, marami ang naniniwalang title contender ulit ngayon ang mga mag-aala. Nasa injured list man si Jeremiah Gray ay dumating naman sa kanila si Maverick Ahanmisi na napiling most improved player sa season 47. Plus, excited si CTC sa kanilang rookie na si Donald Gumaro. Naging 3x3 player ng Ginebra ang 5'11 point guard at ngayon ngay nabigyan ito ng break sa 5-on-5 basketball. Shooter daw si Gumaro at ganitong player daw ang kailangan ng mga mag-aala. Na-impress si CTC kay Gumaro nang mapanood niya ito minsan sa untour. Isa raw itong strong defender, shooter at may diskarte sa floor. Kaya alam daw niya makakatulong ito sa kanilang team. Isa pang dahilan na kinuha nila si Gumaro ay dahil sa kondisyon nga ni L.A. Tenorio. Hindi pa rin 100% si L.A. Tenorio, kaya magiging malaking tulong si Donald Gumaro sa Gin Kings. Kaya abangers na tayo sa November 17 sa unang laro ng Ginebra laban sa kupunan ng Converge. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Reynalen Tasio, Dranreb Lesor, Vera Blonde, Efren Mendoza, Mariefa Magbuo, at si Jigs Garrido. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.